Hey guys, good morning, welcome ulit sa ating channel. So ngayon guys, sa araw nito, magpapakabit tayo ng aircon. Kasi may nabili akong aircon, mura lang. So galing sa kapatid ko, so galing dun sa bahay na nakuha niya, nabili niya. So wala namang ging gagamit dun, so naisipan kong bilhin sa ikabit dito sa bahay. Kasi tag-init na, mainit na. So ngayon, papagawa tayo ng railing ng bracket kaha ng aircon bago natin ikabit. So yun yung content natin ngayon, papagawa tayo ng ano, lalagyan ng aircon. Gagamitan lang natin ng angle bar na D1. So tara guys, bilit papagawa na tayo kasi nag-antay na yung gagawa dun sa baba eh. So bibili na daw ako ng gamit para magawa niya na habang wala pa siyang ginagawa. So tara, baba tayo guys. So yun na nga guys, yung pinagawa nating ano, bracket ng aircon, yung bahay niya. Yan, pinagawa natin kay Tuto, kapitbahay ko lang pinagawa kay, kasi wala tayong gamit, wala tayong welding machine, so pinagawa ko na lang, bayad na lang ako. So yun yung ginawa niya. Ngayon, pipinturahan natin yan. Yan, ito,
Ito yung magiging bubong, diretso bubong na yan. Kinabit lang namin dyan, sa bracket. Saka ito, ang mangyayari dito kami sa loob, mag-i-screw. Hindi sa labas. Tapos nakaipit lang yung simento dito. Sasalpak lang namin. Pati dito. Tapos dito yung screw sa loob. Yan, ito yung screw. Papakain to dito sa simento. Yan. Kasi yung bahay na paglalagyan, second floor kasi, walang mapatungan. Ang hirap kabitan. Dikit-dikit kasi dito. So, ayan, oh. I-screw ko na lang sa loob, mag-i-screw. Yan, saka ito yung bracket sa baba. Dito, nakaipit din yung semento dyan. Yan, saka ito yung bracket. So, yan. Yung ginastos ko dito, isang buong, ano, angle bar na di uno. So, 360 yung isa. Tapos, bumili lang ako ng additional na tukod kasi kinapos ito, bakal. Yung ano lang, reject lang. Bumili na lang ako kasi kinapos, kinulang ng bracket. So, ito, lalagyan ko na lang dito ng bubong. Bubong patch na to. Yan. So, ayan, pipinturahan to nato ngayon. Tapos, bukas na siguro natin ikabit yan kasi basa pa naman siguro ang pintura. Baka bukas na, alanganin kasi ngayon. So, tara, magpipintura muna tayo. Ito yung aircon na, pala yung aircon na, ano, nalagay ko. Sa kapatid ko to, sa bahay niya. Yan, Sharp. Sharp na brand. So, ilang power ba to? Makita. Ah, dito sa likod. Ayan. Maliit lang siya, tamang-tama lang pang kwarto na maliit. So, ilan ba to? 1.5 lang. 1.5, 18.5 kilogram. So, 1.5 lang pala siya. Pero okay na yan, pang kwartong maliit lang. Hindi naman malaki yung kwarto. Parang init kasi dito sa taas, tag-init na. So, binili ko lang to kay Inday. Galing sa bahay niya, yung binili niyang bahay. Wala namang gagamit, kinuha ko na lang at binili ko sa kanya. So, ito yung paglalagyan niya. Bracket. So, tara, pintura muna tayo.
So ito na nga guys, yung aircon natin. Yan o. Kasya, saktong-sakto. Yan, sinubukan ko nang ilagay. Sakto lang. Pasok na pasok, hindi maluwag. Hindi siya. Sakto lang may alaw mo siya ng konti. Yan o. So ayun, ikakabitan natin to sa dingding ngayon. Ayan. Medyo pangit siya, tingnan kasi dinikitan to ng may-ari eh. Nadikitan ng packaging. So ayan siya guys. Ayan na. Sharp. Kasya, sakto. So ikakabit muna natin to sa dingding. So ayan na yung aircon natin guys. Ayan o, nagawa na lang ako ng plywood. Ano yung dating nakalagay dyan na bintana. So nag-cut ako ng kahoy, sinukat ko dyan para pumasok yung ano, yung aircon, sumakto siya. Ayan o, saka pati dyan sa gilid nag-cut ako dyan. Kasi malaking butas yan eh, kasi bintana dati yan eh. So ayan, sinukat ko. Saka nag-DIY na rin ako ng ano niya. Karton lang to, pero papalitan ko rin to. Temporary lang to. Kasi para yung buga ng hangin, hindi diretso babagsak dito sa akin. Ayan, natutunan ko yan. Ayan. Paliko siya. So, ang buga ng hangin dito sa taas,
imbis na diretso papunta dun sa papunta dito sa may pinto, hindi yan diretso kasi nakabaloktot to eh. So DIY lang yan, temporary. So dito babagsak sa akin, dito papunta dito sa akin yung hangin ng aircon. So ayan na, nakabit na yung aircon natin. Nag-rinis product natin, medyo malamig na yung kwarto natin, masarap na yung tulog natin. So ayan guys, hanggang dito na lang. Salamat sa patunod sa ating munting palabas. So see you ulit sa aking mga susunod na video guys. Salamat sa panonood. Bye bye.